Isang mapagpalang tanghali o isang mapagpalang hapon rather sa lahat ng mga kapatiran from Luzon, Visayas at Mindanao. I'm Pastor Richard Manaloto and welcome to our Facebook Live Ministry in this wonderful afternoon. So, hindi magtatagal mga kapatid, maya-maya ay magsisimula na tayo sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon because I started 4:20 PM na. So late ako ng 20 minutes mga kapatid, kaya ipagpatawad nyo ha. God bless mga kapatid. Siyempre, bago magsimula ang ating pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi mawawala dyan ang ating mga greetings, mga kapatid. Pero wala na lang muna tayong song request in this wonderful afternoon, mga kapatid. Kasi pagtapos ng ating live ay babalikan ko pa ang ating motor kanina na pinaayos doon, mga kapatid. Ano? So, kasi yung totoo ay binibenta ko po yung motor. So, ipapaayos ko muna para hindi naman mahirapan yung ikalawang magmamay-ari nun. Kakalungkot din kasi ilang taon din na nakasama ko yung motor na yun from 2013. 2013 ko siya nabili. And then nakakalungkot lang na ibibenta ko siya mga kapatid. Amen. But I do believe that God will provide, right? Amen. So, pinaayos ko muna bago ko siya ibenta, mga kapatid. Para hindi naman mahirapan yung ikalawang magmamayari. Yung iba, mga kapatid, bago ibenta yung motor nila, tatanggalin yung mga magagandang parts. Pero tayo, kailangan, mga kapatid, na hindi pastor kasi tayo, isa pa Christian, dapat hindi, mga kapatid, mahirapan yung ikalawang magmamayari. Kakalungkot lang, no? So, andun siya, iniwan ko muna siya sa may, sa mekaniko. Then, nilakad ko lang pa uwi dito sa church. Kung napanood niyo yung live ko before ngayon, mga kapatid, naglakad ako papunta dito sa church para makapag-live ngayong araw. Amen. Hallelujah. Roslyn Rodriguez, Siswing Saraboseng Tadle, and Marimar Martonia are watching with you. God bless sa inyo. Kaliyo yung mga nakauna. Sister Roslyn Rodriguez, gandang hapon, pastor. Pastor to, Pastot. Hallelujah. Magandang hapon din, kapatid na Roslyn. Amen. Ayan, ikinoreksyon niya yung sarili niya. Pastor, okay. Sister Maricar Mantonia, hello po, pastor. Hello din, kapatid. Eglenda de la Cruz Plagchosa Aquino is watching. Hello, kapatid na Eglenda de la Cruz Plagchosa Aquino. God bless you in the name of Jesus. Marimar Mantonia. Nakatalikod yung electric fan. Excuse mo na. Yun. Marimar Mantonia watching from Buhicam Sur. Amen. God bless po. Sis Weng Saraboseng Tadle, sabi niya, hello beloved pastor, good afternoon, God bless you and happy viewing to all of us. Glory to God, kapatid na Sis Weng Saraboseng Tadle, God bless po. Alma Slow is watching with us in this wonderful afternoon. Jel Bernie M. Cagnetti, Sir Bernie, God bless you. Siya po yung nagpiprint ng aking mga t-shirt. Amen, tingnan niyo to mga kapatid, ito yung printing ni Sir Bernie. Yan. Yan mga kapatid. Mga logo, nagpiprinting din siya ng mug. Amen. Kaya sa mga taga Sipalay dyan, baka naman bisitahan nyo si Sir Bernie, mga kapatid. O i-PM nyo siya sa kanyang messenger. Amen. Hallelujah. Kung gusto nyo magpaprint ng personalized t-shirt, personalized mug,
Amen. Marunong siya mapatid. So ngayon naman, nagpagawa ako sa kanya ng sticker na pwedeng idikit, mga kapatid, sa ano po, sa mga motor, ganyan. So Sir Jel Bernie M. Cañete, mga kapatid, Almaslow, mayong hapon, Pastor Cha. Mayong hapon man, kapatid na Almaslow. Ronaline Labio is watching. Hello, kapatid na Ronaline, God bless you po. Jel Bernie M. Cañete, good afternoon, Pastor. Pwede ka request Jesus ka ng buhay ko. Amen. Sa totoo lang, wala tayong song request ngayon. Pero minsan lang naman ito si Sir Bernie nag-request, mga kapatid. So i-play na lang natin. Amen. So ito lang yung last, ito lang yung song na ipi-play ko, mga kapatid, ah. Amen. Jesus ka ng buhay ko. To be honest, hindi ko pa narinig yung kanta na to. Pero pakinggan natin, ah, para bago naman, no? Almaslow, Tata M. Eleuterio Saudi, amen, was mentioned. Ellie Joan Marcy Esquera Esquilia is watching. Maria Gisela Metoy Gasataya is watching. Jennifer Valdesco Bunyol, late na ba ako, Pastor? Hindi po, ako po yung na-late. Almaslow, Al Abraline Petruna Montilla Saudi, amen, hallelujah, was mentioned. Nel De La Cruz is watching. Hello, kapatid na Nel, God bless you po. Jennifer Valdesco Bunyol, kamusta, Pastor? Okay lang, kapatid, medyo pawisan pa kasi naglakad. Exercise din. Almaslow, Andela Pogales was mentioned. Bonex Mahinay was mentioned by Sister Almaslow. Request ko ng song Dalangpanan, Jennifer Valdesco Bunyol. Gusto ko sanang paawitin dito si Brother Bonex. Pero hindi na siya nakagawi dito sa akin. Almaslow, Kimberly Ichabarria was mentioned. Almaslow, Flor de Riza Moreno Calago is mentioned. Jeneline Escribano was mentioned by Sister Almaslow. Kapatid na Antonio Bireña, amen, nagsabi siya sa akin, mga kapatid, na naghintay pa naman siya kahapon ng live. Pero talagang pagod na pagod po ako kahapon, kapatid. Plus pa yung sasakyan. Pag-pray nyo rin, mga kapatid, amen, ha. Antonio Biranya, Pastor, magandang hapon po. God bless you. God bless you too, kapatid. Almaslow, Nitz Yarong Lanon was mentioned. Eglenda De La Cruz Blagcho sa Aquino, mayong hapon, Pastor. God bless. Mayong hapon din, kapatid na Eglenda. God bless you. Almaslow, Michael Mahine Hortaniza was mentioned. LB Pagtama Aganon, Lebanon. From Lebanon was mentioned by Sister Almaslow. Almaslow, Ending Kumahig. Almaslow, May Cristibal Camerida Mahinay is mentioned. Zinaida Cruz Mariano, sabi niya, God bless. Antonio Biranya, pa-request nga ako ng song kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Amen. Kapag may oras ba, kapatid, i-play ko yan. Kasi late po ako nagsimula, pasensya po. Zinaida Cruz Mariano is watching. Almaslow, Melissa Angatbeli, Pastora, you are mentioned. Jel Bernie M. Cañete, thanks, Pastor. God bless you too, kapatid. Jel Bernie M. Cañete, simba ka naman dito minsan. Bisita ka naman dito, kapatid na Bernie. Hihintayin kita, ha? Amen. Jennifer Valdesco Bunyol, Pastor, papre, ako ng proteksyonan. Ako ng God, amen. Sa amo ko dito sa Kuwait, nang babastos sa akin. Uy! Kailangan tayo ipag-pray. At sana pansinin ng agency ko ang reklamo ko at bigyan na ni God ako ng pangalawang amo na mabait at hindi manyak. Sige, kapatid na Jennifer Valdesco Bunyol, ipag-pray natin yan, ha? Ipag-pray natin, pag-usapan natin yan at ipag-pray natin yan na pakinggan ng iyong amo o ng agency na ilipat ka ng amo. Kasi delikado yung buhay mo kapag ganyan, eh. Kapatid, magpakatatag ka lang, just like Joseph, na ganun din yung nangyari, yung kanyang amo na babae, siya ay tinitempt. Pero siya ay naging faithful lang sa Panginoon. Ganyan din yung gawin mo, kapatid na Jennifer. Ano man yung mga problem, kasi nasa lugar ka na hindi mo, wala kang makakakilala sa paligid, ipag-play natin, kapatid, na proteksyonan ka ng Diyos. Amen. Okay, yung song request kanina na Jesus, salamat. Kasi may time pa naman, eh. Si sino nga yun ang request? Antonio Biranya. Okay. Ah, kay Buti Mo, Panginoon pala yun.
May oras pa naman eh. Mali yung... Okay, buti-buti mo, Panginoon, yung i-play. Sensya, kapatid, ha? Jennifer Valdesco Bunyol, salamat, Pastor. Welcome po, kapatid. Chester de la Torre is watching. God bless po. Kibs Contreras is watching. Kapatid na Kibs, okay ka ba bukas? Baka bukas, ano kita, ha? I-guest kita sa ating screen, okay? Hanap ka ng magandang signal, kapatid na Kibs. I-guest kita. Jennifer Valdesco Bunyol, Charlene Cinto, Habines, Liba, Frances Fuderanan, Ferlin Bunol, Roldan Dagsangan was mentioned. Dan sharing, Pastor, sabi ni Sister Janice, Jennifer Valdesco Bunyol. Salamat, kapatid. Almaslo, God bless, Pastor. Pastor Rujin Tapangan Ribuyas was mentioned by Sister Almaslo Antonio Biranya. Sabi niya, nagpa-deliver ako ng bigas ngayon, kaya medyo na-late din ako. Salamat, Pastor. Amen. Wow, amen. God bless you, kapatid. Kahit busy ka, ay nanonood po kayo ng ating live streaming. Medyo na-late din po ako. It's better to be late than never nga, ika nga. Amen. This is Grace Blasquez, Mamles is watching. Almaslo, Pastor Jun Ray Lima was mentioned. Susan Albina Fiesta Dolis is watching. God bless us, kapatid na Susan. Kibs Contreras, good afternoon, Pastor. Pray for my good health for swabbing soon. Back to office muna ako bukas for quarantine for 3 days before swab test. God bless us all. Amen. Jim Z. Arroyo Pilicano is watching with us today. Irish Canlit Puklawan, praise God. God bless, Pastor, watching from Kuwait. Amen. Si kapatid na Irish Candid Puklawan, mga kapatid. Talagang bless na bless ako sa buhay nito kasi kahit hindi siya nakapanood, bilis-bilis magsalita, no? Kahit hindi siya nakakapanood minsan ng mismong live ay nanonood po siya, mga kapatid, ng replay at nagre-response din siya na nakikita ko rin kasi, mga kapatid, kasi nagno-notify din sa akin. Danilin Gardose Rosaot is watching. Hello, kapatid. Almaslo, Pastor, wag kang bibitaw by Melan song request po. Salamat. Amen. I-play ko yan, kapatid na Alma, pag may oras pa tayo. Amen. By 4:40 magsisimula na ako ng pangangaral salita ng Panginoon kasi nga na-late po ako. Jennifer Valdesco Bunyol, huwag kang malungkot, kapatid, huwag kang malungkot. Melanie Marbella Albaladeo, hi po, Pastor, magandang hapon po. Pakipray po ulit kami, Pastor, na magnormal na po itong pang-amoy at panglasa ko at proteksyon po sa pamilya ko. Salamat, Pastor. Amen. Sir Arjan Francisco is watching with us today. God bless you, sir. God bless you. Kibs Contreras, Pastor, nasa office na po ako bukas for quarantine. Hindi ko alam kung malakas signal po doon. Data po gamit ko. Ganun po pala. Sige, kung kailan yung ano. Wala namang workdays kung Sabado. Sige, Sabado, kapatid na Kibs, kung okay po sa'yo. Ha? Irish Canlit Puklawan is watching. Sandre Balatero is watching with us today. Sandre, God bless you. Si Pastor Sandre pala. Pastor na siya ngayon. God bless po, Pastor Sandre. At nakakamiss din yung mga samahan natin dati, ano? Amen, hallelujah. Na itong si Pastor Sandre, mga kapatid, talagang blessed din to eh. Blessed din itong si Pastor Sandre, mga kapatid. Sandre Baletero, sabi niya, God bless, Pastor. God bless you din, Pastor. Reina Badayos is watching. God bless you. Magandang hapon, Pastor, sabi ni Sis Reina Badayos. Jennifer Valdesco Bunyol, shout out kay Pastor Jimboy Balutik Duminoy Dili. Makaabot sa imong live kay wala ko tarong tulog tungod sa ako, amo. Sensya na po. Amen. Pastor Jimboy Balutik Duminoy, humihingi daw po ng pasensya si Sister Jennifer Valdesco Bunyol na kuminsan po hindi po siya makaabot ng iyong live streaming. Talaga namang maintindihin itong mga pastors. Amen. Di ko pala nalagyan ng title, mga kapatid. Wait lang, sobrang pagmamadali eh. Lagyan natin ng title. Save. Kita nyo na ba yung title, mga kapatid? Sa sobrang pagmamadali, hindi ko nalagyan ng title. Hallelujah.
Yan, may title na. FB Live Ministry with Pastor Cha. Theme, How to Pray. Text Matthew chapter 5 verse 5 to 13. Matthew chapter 6 ito, mga kapatid. Sobra talagang pagmamadali eh. Matthew chapter 6 verse 5 to 13. Amen. Okay na. Share the gospel by clicking the share icon disclaimer to the songs that I played. Amen. So sana po maintindihan niyo ako, mga kapatid, ha, kung nakalimutan ko po yung ano, yung title. Jennifer Valdesco Bunyol, shout out. Okay, nabasa ko na. Reina Badayos, pa-request Pastor Jesus, salamat. Amen. Hallelujah. Pastor Cesar Virano, good afternoon Pastor and God bless. Pastor Sandre Balatero, haha, mag-second year pa ako Pastor sa AIM. Wala pong problema yon. I claim it in the name of Jesus. Talaga naman you are called Pastor. Amen. God bless. Jel Bernie M. Cañete and Sir Arjan and 20 others are watching with you. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood ng ating live streaming in this wonderful afternoon. Amen. Hallelujah. Even though nakalimutan ko palang maglagay ng title sa taas, pero okay na, may title na po, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Pakinggan natin, mga kapatid, ang isang handog na awitin. Pagkatapos nito, mga kapatid, ay magsisimula na ako sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Pakinggan natin ang version ni Pastor Junray Lima ng awiting Apoy. Pagkatapos nito, mga kapatid, ay magsisimula na po ako sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Salita. Ayos.
Amen, amen. Napakaganda ng awiting yun, mga kapatid, ano? Praise the Lord, talagang nakaka-bless ang alagad ng Panginoon na naghahandog ng mga awitin para sa Panginoon. Babasahin ko lang itong last comments, mga kapatid, ha? Michael Mahinay Padilla, tutor or tutor. Amen. Hello, Pastor. Magandang hapon po sa inyo watching from Cagayan de Oro City. Pwede pa-shoutout UPC Tablon, CDO, kina Pastor Tata Pilapil Mendez and Pastor Medruel Regidor at sa lahat ng mga kapatiran dito. Amen. Hallelujah. Sa CDO. Amen. God bless po. Hello, Pastor. Magandang hapon, sabi ni Sister Queenie Soydaba. God bless po, kapatid. Pastor Ariel Gripal Antonio, friend, salamat always at turmeric sa umaga. Marami pong salamat. Jennifer Valdesco, sa sobrang takot, di ko na magawa yung mga trabaho ko ng tama. Claim ko po kay God, bigyan ako ng lakas at protection. Amen. God bless you, kapatid na Jennifer Bunyol. Marv Stampos, magandang hapon, Pastor. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang hapon, Pastor, sabi ni Desigrace Blasquez Malmez. God bless po. Amen. Hallelujah. So, marami pang mga comments dito, mga kapatid, pero hindi ko na po mababasa. Marilu Lumano Gabilianoza Ortaniza is watching. God bless po, kapatid. Amen. Hallelujah. Tumungo na po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. In this wonderful afternoon, before that, mga kapatid, let us pray. Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito at binigyan mo po kami ng lakas. Kahit pa, Panginoon, hallelujah, ng anointing, Lord Jesus, hallelujah, to share your gospel in this wonderful afternoon. As I preach, as I teach in this wonderful afternoon, let your anointing fall upon me, Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Kung meron man po kaming mga kasalanan na nagawa, Panginoon, hallelujah, sa iyong harapan, sa tago man o kita man, Panginoon, hallelujah, kami po'y iyong patawarin, linisin mo po ang aming mga buhay at bigyan mo po kami ng panibagong lakas upang makapagpatuloy sa pananampalataya. Palataya kahit pa sa kapatid kong si Sister Jennifer Bunyol, Panginoon, hallelujah, na nakakaranas ngayon, hallelujah, ng pambabastos mula sa kanyang amo. I am praying right now, Lord Jesus, hallelujah, na siya'y iyong bibigyan ng proteksyon, hallelujah, palayo sa gawa ng demonyo, Panginoon, sa kanyang buhay, at bigyan mo po siya ng proteksyon, Panginoon, hallelujah, at ibigay mo, Panginoon, ang kanyang hinihiling na magkaroon ng panibagong amo. Lord, hipuin mo po ang puso ng kanyang mga agent, hallelujah, or ng agency na kanya pong pinapagtrabahuan upang malayo po siya, Panginoon, hallelujah, hallelujah, sa disgrasya, Panginoon, hallelujah. Ngunit habang wala pa, ipakita mo, Panginoon, ang proteksyon na binigay mo, kagaya ng proteksyon na binigay mo kay Shadrach, Meshach at Abednego, na kahit ang apoy, Panginoon, ay hindi po nakasunog sa kanila. Katulad, Panginoon, hallelujah, ng pagpapalang binigay mo kay Joseph, that through the temptation, Panginoon, hallelujah, siya po, hallelujah, ay nagwagi, hallelujah, purihin ang iyong pangalan, sambahin ang iyong pangalan, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming sinasamba, in Jesus' name. Kahit pa sa akin pangangaral ngayon ng iyong salita, bigyan mo po ako ng anointing, use my lips, O God, hallelujah, at ang mga nakikinig sa hapon na ito, sana, Panginoon, hallelujah, ay magkaroon ng puso na marunong magpaturo sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name, amen and amen. Shout out sa lahat, mga kapatid, hallelujah, ng mga kapatiran, praise the Lord, hallelujah, na nanonood ng ating live streaming in this wonderful afternoon. Kahit pa sa mga kapatiran ng UPC Arms, unang-una dyan ang aking asawa, Sister Aisel May Kumbista Manaloto, mga kapatid. So without further ado, let us go to the reading of the scripture, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. So, advice lang po, mga kapatid, at reminders lang. If magkakaroon po kayo ng comment sa ilalim, I advise you, and I remind you, use capital letters kung ang inyong gagamitin ay Jesus. Kung inyo pong itatype ang pangalan Jesus, use capital letter J. Kung God, use the capital letter G. Kung Lord, use the capital letter L, because our God is big, mga kapatid. At kung titingnan natin ang Bible, ang God na small letter G, mga kapatid, ay hindi po naka-address sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay naka-address sa mga gods, sa mga idols, sa demonyo, mga kapatid. Amen. The gods of this world, the idolatry, mga kapatid, yun po yung small letter G. But
lahat po ng big letter G, big letter L, mga kapatid, hallelujah, sa Lord at sa God, amen, lahat ng iyon ay naka-address, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, our God is big, so He is worthy na kung isusulat natin ang kanyang pangalan sa big letter din. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam ko po may mga panahon na nakakalimutan natin. Kahit ako minsan yung cellphone mga kapatid, lalong-lalo na kung naka-automatic mga kapatid na dictionary, may mga panahon na small letter G yung napipick up ng cellphone. Kaya minsan hindi ko rin na napapansin. Kaya meron din nag-remind sa akin, Pastor, nakalimutan mo siguro, small letter. Nung tiningnan ko ulit, ay! So in-edit ko mga kapatid, I edit it and nilagyan ko po ng big letter G. So lahat tayo nagkakamali. Kahit ako'y nagkakamali, kaya andito po ako to remind you, use capital letter G sa God and use capital letter L sa Lord and use capital letter J sa Jesus, mga kapatid. God bless you po. That's just a simple reminder from your friendly pastor, Richard Manaloto, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So without further ado, let us go to the reading of the scripture, mga kapatid. Please don't be offended, mga kapatid. Na-explain ko naman ng in a simple and relaxed way, mga kapatid, ano? Even though isa akong dynamite preacher, mga kapatid. Glory be to God. But salamat sa Panginoon at sana'y makinig po kayo sa aking reminders, mga kapatid. So without further ado, sa loob, mga kapatid, ng ilang minuto tayo po'y mag-usap ng isang lesson na nagsasabing, how to pray. How to pray. Because in this time, sa atin pong panahon ngayon, wala na po tayong iba pang makakapitan. Wala na po tayong ibang magagawa kundi prayers. Kahit pa sa panahon nga sa mga nangyayari ngayon sa kapatid nating si Sister Jennifer Buñol ng Saudi, mga kapatid, wala po tayong ibang mako-contribute kundi prayers. Hindi naman po pwedeng magpadala tayo ng missile doon. Wala naman tayong missile. Kahit ballpen nga hirap magbumili, missile pa kaya, 'di ba? So hindi naman pwedeng tayo mismo yung pumunta doon para sabing, oy, wag ganito, ganito. We cannot go there. The only thing that we can do for her, mga kapatid, is prayers. Just like what happened, mga kapatid, to Peter. Amen. Nung siya po'y nakakulong, mga kapatid, hallelujah. Meron pong grupo ng mga Christian, hindi po sila pumunta doon mismo sa kulungan para palayain si Peter. Hindi po sila nakipaglaban sa mga sundalo para palayain si Peter. Yung ginawa nila, mga kapatid, ay pumunta po sila sa isang bahay at sila po'y nag-pray. Sila po'y nag-prayer, mga kapatid. Sila po'y nag-prayer meeting. At ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makalabas si Peter, mga kapatid, sa kulungan. Ganyan din po yung gagawin natin ngayon sa ating kapatid na si Sister Jennifer at sa atin pong mga buhay. Kahit pa, mga kapatid, hallelujah, kung meron kayong mga problema, meron kayong mga suliranin, I can't go there. Hindi po ako makapunta dyan sa inyo gawa ng quarantine, malayo, distansya, mayroong pamasahe. Pero kung malapit lang, pwede naman natin gawa ng paraan, mga kapatid, na makapunta tayo if really needed, mga kapatid. Amen? Hallelujah. If really needed. Nangyari nga sa akin dati, mga kapatid, madaling araw, ginising ako, Pastor, sabi ko, tapos kakagising ko lang, ano yun? Pastor, magpa-pray kami. Sakay ka agad ako sa motor, mga kapatid, kasi magpa-prayer eh. Motor agad, pagpunta doon, mga kapatid. Pastor, ipag-pray ko yung baboy, Pastor, kasi manganganak. So, pinag-pray yung baboy. So, dati mga kapatid, hallelujah, nung nasa alim pa tayo, isa tayo sa ginigising ng mga members, mga kapatid. Pastor, magpa-pray kami ganito. Alam ng mga kapatira nating mga Prahenog yan, mga kapatid. Shout out sa pamilya Prahenog. Sana'y nagpapatuloy po kayo sa pananampalataya. God bless you. I miss you. I pray for you in the name of Jesus, mga kapatid. Sa lahat ng pamilya Prahenog, alam nila yan, Pastor, ipapray namin si ganito. Pagkatapos naman mag-pray, mga kapatid, nilalagnat pa rin. Sabi ko, faith without work is dead. Halika, sakayan sa motor. Punta tayo ng ospital. Tapos, mga kapatid, hallelujah, doon, we are continue praying for them, mga kapatid, while they are in the hospital. And then hanggang gumaling, mga kapatid. Meron din pong kapatiran, glory to God, na hirap po siya manganak. And there, meron daw possibility na delay daw yung bata, mga kapatid. And we prayed for her.
praise the Lord, in the hospital. And pagkatapos, maayos po na na-deliver, maayos po na naipanganak, mga kapatid, ang baby. And until now, that baby is alive. Amen. Glory to God, mga kapatid. At ninong po tayo. Ninong po tayo ng baby na yun. Barcelona family, God bless you. Amen. So malaki po yung magagawa ng prayers. There is a great and huge thing, or great and huge thing can be happen using prayers, mga kapatid. Amen. But sometimes we don't know how to pray. We don't know what to pray. We don't know ano yung tunay ng mga kapatid na gagawin, ano yung tunay na prayers. Akala natin yung prayers kapag na lumuhod ka lang, Lord, ganito, ganito, bigyan mo ko, ganito, 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 prayer na yun. But I will tell you, mga kapatid, hallelujah, na meron tinatawag na pamamaraan kung papaano mag-prayer, mga kapatid. Kasi kung madali lang yung prayer, hindi na sasabihin ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. Amen? Sabi kasi ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. So si Jesus Christ, tinuruan po sila paano mag-pray. So ngayon, yung babasahin natin, mga kapatid, ito po yung tinuro ni Jesus Christ paano mag-pray. Hindi po sinabi ni Jesus Christ, okay, memorize this. Hindi po sinabi ni Jesus na, okay, memoryahin nyo ito. I-memorize nyo ito. Ang sabi ni Jesus Christ, this is how to pray. Binigyan lang ang mga disciples, binigyan lang po tayo, mga kapatid, ng Panginoong Hesukristo ng tinatawag na blueprint o ng pamamaraan o ng example on how to pray. And right now, I will teach you, praise the Lord, and I will teach you according to the Bible, how to pray. Okay? Praise the Lord. If you have your Bible, open it with me in the book of Matthew chapter 6 verse 5 to 13. Medyo mahaba to, mga kapatid, ha? Sana'y hindi po kayo makatulog dyan sa paghihintay habang nagbabasa tayo. So these letters are written in red. Kasi mga kapatid, sa King James Bible, kahit pa sa New King James Version, mga kapatid, basta red letters, si Jesus Christ yung nagsalita dyan. Okay? So, these letters are written in red, mga kapatid. So, si Jesus Christ, mga kapatid, ang nagsabi dito. The Bible have said, in Matthew chapter 6, verse 5 to 13, the Word of God says, and when thou prayest, thou shalt not be the hypocrites, are for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of streets. Huwag daw tayo maging hipokrito na nagpapakitang tao during prayer. That they may be seen of men, verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, nabubulol ako. Pray for thy father which is in secret, and thy father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions. Yung paulit-ulit na prayers, yun nga sabi ko sa inyo, wag yung repetition, mga kapatid, from the root word repeat, wag yung paulit-ulit, mga kapatid, as the heathen do. For they think that they shall be heard for their much speaking. Kasi akala nila mapapakinggan sila sa marami nilang sinasabi. Repeating. Yung sasabing, okay, mag-pray ka ng ganito, 7 times yan, i-pray mo ganyan, memoryahin mo yan. Hindi ganun. Kailangan from the heart yung prayers, mga kapatid. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. After this manner, therefore, pray ye. Ito yung i-pray natin, mga kapatid. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Maraming salamat. May God bless His words in the name of Jesus. So how to pray?
Paano mag-pray? Paano manalangin? Unsaon pag-ampo? Unsaon pagpangamuyo? Yan yung pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kapatid. How to pray? Ano ba yung prayers? What is prayers? Ito ay pamamaraan ng pakikipag-usap sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung prayer, this is the way na makakausap natin ng Panginoon. Kung ang cellphone ay way, mga kapatid, upang makausap natin ang ating mga mahal sa buhay sa malalayo, kung ang Facebook Live ay way upang makausap ko po kayo, then prayers is the way na makausap natin ang Diyos. Prayer is the way na makausap natin ang Panginoon. Everybody say amen. Can I get an amen? Praise the Lord. So without prayers, you cannot talk to God. Kung wala pong prayer, mga kapatid, hinding-hindi mo po makakausap ang Panginoon. It is impossible to talk to God without prayers. Because prayers is the way on how we can be able to talk to the Lord. Ang prayer ang paraan upang makausap natin ang Panginoon. Kaya maraming mga pagkakataon, Panginoon, bakit hindi kita marinig? Bakit hindi kita makausap? Go deeper to your prayer. Hallelujah. Laliman mo pa ang prayer. Laliman mo pa, mga kapatid, ang pakikipag-usap sa Panginoon. And I will tell you, God will talk to you. Sabi ko nga, mga kapatid, last time, God is talking to us in a still small voice. But sometimes we cannot hear the voice of God because busy yung tenga natin sa sanlibutan, busy yung tenga natin sa makamundong mga gawain, busy yung tenga natin sa mga worldly music, busy yung tenga natin sa mga worldly na mga gawain, kaya hindi natin marinig ang tinig ng Panginoon. But I will tell you, tanggalin mo, mga kapatid, sa yung tenga, hallelujah, ang worldly music. Tanggalin mo sa yung tenga ang mga negatibo, mga kapatid, at mapapakinggan mo ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, magpakatatag ka, magpatuloy ka, hallelujah, 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 hallelujah. I can feel the Spirit of the Lord is moving in this place. So prayers is the way, ang pamamaraan upang makausap natin ang Panginoon. If you want to talk to Jesus, then go to your prayers. But the Word of God is reminding us not to be hypocrite na nagpapakitang tao. Amen? Na grabe ka mag-prayer sa simbahan kasi nga maraming tao. Pero pag ikaw lang mag-isa sa bahay, hindi ka na nagpipray. Grabe ka umiyak sa simbahan kasi maraming tao, maraming nakakakita. Pero pag ikaw lang mag-isa sa kwarto mo, ikaw lang mag-isa sa bahay mo, hindi ka makapag-pray. Kaya huwag tayong magtataka bakit minsan binibigyan tayo ng mga problema. Huwag tayong magtataka kung may mga panong binibigyan tayo ng circumstances sa buhay. Because sometimes we cannot remember, hindi natin maisip na mag-pray, hindi natin maisip na kailangan natin umiyak sa Panginoon pag wala tayong problema. Pero pag may problema, dun ka na umiiyak sa Panginoon. Why? Dapat may problema o wala, marunong tayo mag-communicate sa Diyos. Ano yung, sige nga kapatid, ano yung mararamdaman mo kung meron kang kaibigan o meron kang relatives? Natatawagan ka lang pagsasabihin, Mare, pare, pwede ba pahiram dyan ng 500? 500 pare, pero pagtapos mong ibigay yung 500, hindi ka na kinukontak, hindi ka na... Ano yung mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Ganyan yung pakiramdam ng Diyos kapag tumatawag ka lang pag may kailangan ka sa Kanya. Nagpipray ka lang pag meron kang kailangan. Pero pag wala kang kailangan, nagbibingi-bingihan. Hindi na nagpiprayer, hindi na tumatawag, hindi na nag-aayuno, hindi na umiiyak. Kahit matulog, mga kapatid, hallelujah, at pagtulog at pagbangon, hallelujah, hindi nga marunong magpasalamat sa Panginoon sa bagong buhay. Kapatid, kausapin natin ang Diyos, may problema o wala. Hindi yung pag may kailangan ka lang. Hindi yung kapag may kailangan ka lang sa isang tao, doon ka lang magkukontak. Ganon din sa Panginoon. Hindi yung kapag may kailangan ka lang sa Diyos, doon ka lang magpipray.
Kaya huwag kang magtaka kung may mga panahon na binibigyan ka ng problem. Dahil nakita ng Diyos na kinakausap mo lang siya pag meron kang problem. May iba nga mga kapatid, naisipan lang bumalik sa Panginoon nung panahong hindi niya na kaya ang problem na nangyari sa buhay niya. Pero nung kaya niya pa, okay lang, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Pero pag hindi na kaya, doon na lumalapit sa Panginoon, which is good naman mga kapatid. But I will tell you, may problema o wala, let us pray. So hindi tayo dapat pakitang tao mga kapatid sa prayers. Sino ka kapag ikaw lang mag-isa? Ikaw pa rin ba yung tao na palaiyak sa church? Sa bahay, palaiyak pa rin? Praise the Lord. Yung ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, na magtago ka sa loob ng kwarto is to be humble. Hindi hambog. Hindi hambog sa prayer. Na kapag maraming tao, lalong-lalo na kung mga youth conference, youth fellowship, youth gatherings, mga kapatid, hallelujah, mga fellowship, ladies conference, men's conference, mga kapatid, doon, grabe ka, wow, come on, wild ka, wow, tapos kung mag-prayer, wow, pero pag sa bahay, devotion tanak, mama, uy, kapuyar ba, Pero sa mga youth conferences, wow! Yes! Woo! Lord! Hallelujah! Kasi maraming nanonood. Lalong-lalo na pag nandyan yung crush. Hipokrito! Hypocrite! Hypocrite! Paano man bigkasin yun? Hipokrito! Pakitang tao, dapat kahit mag-isa lang tayo, marunong tayong umiyak sa Panginoon. Kahit mag-isa lang tayo, marunong tayo mag-pray sa Panginoon. Intro pa lang tayo, ang dami ng oras na nakain ko. Kasi I want you to remember and I want you to realize that prayer, mga kapatid, hallelujah, hindi ka nakikipag-usap sa isang tao, hindi ka nagpapasikat sa ibang tao, mga kapatid, sa prayer. Dapat sa Diyos ka, mga kapatid, hallelujah, yung Diyos, hallelujah, siya yung pinapasaya mo, siya dapat yung binibigyan mo, mga kapatid, ng kapurihan. You are praying for God, hindi para sa tao. In whatever you do it heartily as to the Lord and not to men. Ganun din sa prayers. Dapat para sa Diyos, hindi para sa tao. Hindi para sa tao. In times of problem, mga kapatid, in times of difficulties, amen, hallelujah. In times of problems, in times of difficulties, we need to pray at huwag tayong manghina. I prefer na Tagalog Bible yung basahin natin, mga kapatid. Meron akong Tagalog Bible app dito, mga kapatid. Basahin natin yung Tagalog. Praise the Lord. Luke chapter 18 verse 1. If you have your Bible, open it with me in the book of Luke. Chapter 18. Luke chapter 18, verse 1. The Word of God says in Luke chapter 18, verse 1, at sinalita niya sa kanila ang isang patalinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglulupaypay. Na sila'y dapat magsipanalangin palagi at huwag manlulupaypay. There are so many Christians na nanglupaypay nang dumating ng coronavirus. There are so many Christians na nanglulupaypay pagdating ng mga problems. But I will tell you, the Word of God in Luke chapter 18 verse 1 have reminded us, instead na manghina tayo, instead na manglupaypay tayo, instead na mag-backslide tayo, instead na lumayo tayo sa Panginoon, you need to pray, 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 pray instead na manglupaypay. Woo! In times of problem, hindi tayo dapat manghina.
Because we are serving a big, big one God. Kapag ikaw mga kapatid, hallelujah, ay mananalangin at pag may problemang dumating sa iyong buhay, huwag mong sabihin, God, I have a big problem. But instead, kailangan mong sabihin, problem, I have a big God. Huwag mong sabihin, Lord, God, I have a big problem. Sabihin mo, problem, I have a big God. Woo! And by that, mga kapatid, hallelujah. By that, hallelujah, Luke chapter 18, verse 1. Hallelujah, pag may problema, huwag tayong manglupaypay. Instead, we need to pray. By that, mga kapatid, hallelujah, hindi mo na maiisip na malaki yung problema. Hindi mo na maiisip, mga kapatid, hallelujah, na malaki ang mga temptasyon. Malaki ang mga sakit, mga kapatid, hallelujah, katulad ni David. Praise the Lord, because he believed in God. Hallelujah, because he trust God. Hindi niya inisip na mas malaki sa kanya si Goliath, because he knew na mas malaki ang Diyos kaysa kay Goliath. Mas malaki ang Diyos niya kaysa kay Goliath. I will tell you, we are facing so many Goliaths in our life, and sometimes binibigyan tayo ng Goliath sa ating buhay. Pero yan ang reason bakit tayo binibigyan ng Goliath, ay para matagpuan natin ang David sa ating kalooban. That whatever problems, anuman kalaki, meron mang mga malalaking mga problema, meron mang mga giant sa buhay natin, we can find the David inside us, mga kapatid. Let me tell you one thing about the happenings between Goliath, mga kapatid, amen, and David. And I know you already know it. Some of you alam na ito. Si David, mga kapatid, nung hinarap niya po si Goliath, bakit hindi siya natakot, mga kapatid? Because he trust God. At pumulot po siya ng limang bato. Limang bato. Pinulot niya limang bato, mga kapatid. Amen? Nabasa niyo ba yan? And we all know that the rock, sabi sa Biblia, Jesus is the rock. Si Jesus ang bato. Kaya nga, meron siyang pinulot na bato. At yung bato, mga kapatid, lima. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Jesus. Hindi siya natakot dahil kasama niya ang bato na ang pangalan ay Jesus. Pero, ilang bato ba ang nakapagpatumba kay Goliath? Sa limang bato na yon, kumuha si David ng isang bato. Nilagay sa kanyang sling. Inikot-ikot ang sling. At nung kanyang binitawan, natamaan si Goliath dito sa kanyang noo. Tumba si Goliath. Amen. Sa limang bato, J-E-S-U-S, isa ang nakapatumba kay Goliath. What is the meaning? What is the lesson? J-E-S-U-S, Jesus. Isang bato, one God. There's only one God. Amen. Hallelujah. Hindi natakot, mga kapatid. Hallelujah. Si David nasa kay Goliath. Hindi natakot si David kay Goliath, mga kapatid, dahil alam niyang kasama niya ang nag-iisang Diyos na ang pangalan ay Jesus. Amen. Ganon din, mga kapatid. Hallelujah. Kay Shadrach, Meshach at Abednego. Amen. Hallelujah, Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen. Nang sila po'y hinulog, mga kapatid, hallelujah, doon sa naglalagablab na apoy. Praise the Lord, hallelujah. Sila ay nagpi-prayer instead na matakot, instead na manglupaypay, sila po'y nag-prayer. Sila po, mga kapatid, hallelujah, ay tumawag sa Panginoon. At nung sa panahong sila po ay hinulog, mga kapatid, hallelujah, sa naglalagablab na apoy, sabi ng hari, o diba, tatlo lang yung hinulog natin, o diba, tatlo lang yung nasa apoy, pero bakit apat na sila? Nakikita ko silang merong apat na naglalakad sa apoy. Amen. Simple mathematics, mga kapatid. Ilan ba ang idadagdag sa tatlo upang maging apat? Diba isa lang? Kung tatlo ang Diyos, di sana anim na sila doon sa apoy. Kung dalawa ang Diyos, di sana lima na doon sila sa apoy. Pero nakita ng hari na apat, mga kapatid, Shadrach, Meshach at Abednego, at may nadagdag na isa. Ang ibig sabihin, meron lang nag-iisang Diyos na sasama
tayo in times na may problema. Meron lang nag-iisang Diyos na sasamaan tayo in times na meron tayong pagsubok. Kaya huwag tayong manlulupaypay, huwag tayong manghihina, but instead we need to pray. Woo! Instead, we need to pray. Luke chapter 18 verse 1. Pray instead na manglupaypay. Kaya kung meron tayong hinahanap na pong problema, we need to pray. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Ano yung pray without ceasing, Pastor? Ibig sabihin, hanggang pagising sa umaga, prayer ka na hanggang gumabi. No. Kasi hindi ka na makakahanap ng pera, hindi ka na makakahanap ng trabaho, mga kapatid. Ang ibig sabihin, sa pray without ceasing, you need to pray in every situation. You need to pray whatever happen, in good times or in bad times, in problems or without problems, maraming pera o walang pera, you need to pray. Pray without ceasing. May system po ang tinatawag na prayer. Ang kailangan mong gawin, mga kapatid, hallelujah, ay maghanap ka ng place to pray. Ako sa Bible school, mga kapatid, amen, medyo nakakailang man sabihin, ano? Excuse me. Sa Bible school, mga kapatid, isa po sa lugar na kung saan ako nagpi-prayer ay sa CR. Sa CR. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi mo, meron kaming mga classmates sa Bible school na medyo yung kulisaw, alam niyo yung kulisaw, yung medyo mga joker, yung medyo medyo joker sila, mga kapatid. Meron akong classmate na while praying, mga kapatid, ikaw ay yung ano, yung kung sa Ilonggo pa ginasabad-sabad ka bala. Nakalimutan ko kung ano sa Tagalog 'yon. Yung parang dinidistract ka, 'yun English na lang. Dinidistract ka habang prayer. So yung ginawa ko, pumunta ako sa loob ng CR. Sinarado ko yung pinto. Amen. At sinarado ko rin yung bowl at lumuhod po ako doon. Umiyak po ako sa Panginoon. Nagpuri po ako and daramdaman ko ang presensya ng Panginoon. I will tell you, God is omnipresent. All you need to do is to find a place. Pwede ka, mga kapatid, sa gilid ng dagat. There are so many times, kasi yung prayers, mga kapatid, hindi naman kailangan lagi kang umiiyak, mga kapatid. There are so many times, nakausapin mo lang ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa buhay na binigay mo. Maraming salamat, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. May mga panahon na nasa gilid ako ng dagat. Tinitingnan ko lang, mga kapatid, yung dagat at pinapasalamatan ko, Panginoon. Lord, salamat, ikaw ang gumawa nito. Habang nagmumotor ako dati, mga kapatid, may madadaanan akong napakagandang lugar. Lord, ikaw ang gumawa nito. Purihin ka sa iyong mga creation. Purihin ka sa iyong mga ginagawa. Mabuti ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Amen? Praise the Lord. You need to find a place. Amen? At kailangan mo rin maghanap ng panahon. Basahin natin ang Psalms chapter 55 verse 17. Sa hapon at sa umaga at sa katanghalian dapat ako'y dadaing at hihibik at kaniyang didinggin ang aking tinig. Amen! I will tell you, mga kapatid, kahit anong oras, kahit anong panahon, ay pwede nating makausap ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Sa hapon, Pastor, pwede bang makapag-pray sa hapon? Pwede! Pwede bang makapag-pray sa umaga? Pwede! Pwede ba sa tanghali? Pwede! Because the Bible have said, sa hapon at sa umaga at sa katanghalian, tapat ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Kapag ikaw ay tatawag sa hapon, ikaw ay tatawag sa umaga, at ikaw ay tatawag sa gabi, ikaw ay tatawag sa tanghali, kahit anong oras, kahit anong panahon, mga kapatid, ikaw ay pakikinggan ng ating Panginoon. And we can't deny the fact na meron tayong mga OFW
hapon dito sa akin, yung iba sa inyo umaga, yung iba sa inyo tanghali, yung iba magkakaiba tayo ng oras, but I will tell you, in whatever time we have, mga kapatid, anong oras man meron tayo, mga kapatid, hallelujah, papakinggan po tayo ng ating Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, kung meron man pong hindi answered prayer, wala pong problema sa Diyos. Wala po sa Diyos ang problema. Ang problema ay nasa sa atin. Ano ka ba, Panginoon? Bakit mo hindi? Walang problema sa Diyos. Ang problema ay nasa sa atin. Tayo ang may diferensya. Tayo ang may problema, hindi ang Diyos. We just need to find a place and we just need to find, mga kapatid, ng isang situation o ng isang oras, ng isang panahon kung saan natin pwedeng makausap ang ating Panginoon. Amen? Maghanap tayo ng oras. Kasi kahit anong oras ay pwede tayong kausapin ng Panginoon. Pastor, eh may trabaho ako umaga, tapos yung aking yung day off is ganito lang. Whatever time you have, God is willing to hear you. God is willing to hear you. Amen. Mas maganda kung may prayer ka sa umaga, may prayer ka sa tanghali, may prayer ka sa hapon, mas maganda yun. Nag-prayer naman po ako, Pastor, bago kumain. Dapat yung heartily prayer, mga kapatid, ha? Yung iba nga, kahit pagkain, hindi na nakapag-pray. Tapos, pagsubo ng ganyan, ay, pray. Lord, salamat. Yak. Yung iba, mga kapatid, ha? Pabayad mo na yun. Kailangan marunong tayo mag-pray. Amen? Praise the Lord. Yung pangalawa, kailangan maghanap tayo ng lugar. Yun yung sabi ko, Matthew chapter 6, verse 6. At pangatlo, kailangan maghanap tayo ng reason. Ano yung rason bakit tayo magpipray? I will tell you, there are so many reasons why we need to pray. We just don't know how. We just don't know why. Hindi natin alam kung ano yung mga reasons bakit tayo dapat nagpipray. But I will tell you, mga kapatid, there are so many reasons. Eh, Pastor, wala naman akong pangangailangan eh. Pastor, wala naman akong pangangailangan eh. Okay naman yung buhay ko, bakit pa ako magpipray? Isipin mo rin yung iba. Yan yung nagiging problema, sabi nga sa Biblia, in the last days, there are so many people na mahal lang nila ang sarili nila. And sometimes as a Christian, tayong mga Christian, hindi rin natin namamalayan ang problemang ito na mas mahal natin ang ating sarili, even though Christian tayo. Pastor, papaano? You are just praying for yourself! Sarili mo lang yung pinapa-pray mo. Sarili mo lang ang pinapanampalataya mo. Sarili mo lang. Pag wala kang pangangailangan, edi wala ka rin ipipray. Pag wala kang pangangailangan, pray for one another, pray for others. Yung kapitbahay mo, ipray mo. Yung iyong mga kapitbahay, yung mga kalaban mo, yung mga enemy mo, ipag-pray mo. Yung mga relatives mo, ipag-pray mo. Huwag kang selfish! Huwag kang selfish! Napuro sarili lang ipag-pipray. Amen? Kailangan may oras tayo. Si Jesus Christ nga, nung mga panahon na ano pa siya, nung nasa human body pa siya, yung prayer niya, mga kapatid, is madaling araw. Amen? Madaling araw. Sino ba sa inyo yung nagpi-prayer ng madaling araw dito? Kasi sa lahat ng oras, yung pinakamahirap na prayer time is madaling araw. Alam nyo ba yon? Kasi sa madaling araw, ang sarap matulog, ang sarap, mga kapatid, wag na ang lamig, di ba? Ang lamig. Pero believe na believe ako, saludo ako sa mga kapatirang kahit gusto na pa rin matulog, ay gigising, mga kapatid, upang makapag-pray lang sa madaling araw. God bless you. Ano po ba yung, kung sa ilong ko pa, hanay o yung pagkakasunod-sunod ng prayer dapat? Kasi minsan, maikli lang yung prayer mo, 5 minutes lang, tapos ka na sa prayer, kasi pagluhod mo, Lord, ibigay mo ganito, Panginoon, ganito, ganito, ano pa nga yung hihingin ko? Wala na, Panginoon, amen, o tapos ka na. Meron tinatawag na pagkakasunod-sunod yung prayer.
Yung una, mga kapatid, ay kailangan mong purihin ng Panginoon. Pagluhod mo, huwag puro hingi agad, Lord, bigyan mo ko, bigyan mo ko, bigyan mo ko. Pagluhod mo, purihin mo ang Panginoon. Sambahin mo ang Diyos. Panginoon, karapat-dapat ka, ikaw ang Diyos ni David, ikaw ganito. I-pray, sambahin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Pagluhod mo. Sa pagpupuri pa lang sa Panginoon, ilang minuto na yan. Huwag mong sabihin sa akin na paggagawin mo yung pagkakasunod-sunod na ituturo ko ngayon, mga kapatid, ay hindi po aabuti ng isang oras yung prayers mo, kung totoong susundin mo ito. Pagluhod mo pa lang, sambahin mo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon. Amen. Sambahin mo siya, purihin mo siya, ipataas mo siya. Yung pangalawa, praise the Lord, hallelujah, humingi tayo ng kapatawaran. Yung una, mga kapatid, sambahin natin siya. Yung pangalawa, humingi tayo ng kapatawaran. Kasi minsan, humihingi lang tayo ng humihingi sa Diyos, pero hindi tayo, mga kapatid, humihingi ng sorry. Always remember that sin, ang kasalanan, sabi sa Biblia, ang nagbibigay ng hindrance para hindi tayo marinig ng Diyos. Kaya nga, before we pray, we need to repent. Pastor, nakapag-repent na ako before ako i-baptize. Ang tanong ko, pagtapos mong i-baptize, hindi ka na ba nakagawa ng kasalanan? Pagtapos mong i-baptize, hindi ka na ba nagkamali? Sometimes, hindi naririnig ng Diyos ang ating prayers because of our sin. Dahil sa ating kasalanan. Kasi ang kasalanan ang tumatabon o nagbibigay ng cover bakit hindi tayo naririnig ng Diyos. That's why, yung una, purihin natin ng Diyos. Yung pangalawa, mga kapatid, let us repent. Lord, patawarin mo ko. Sa buong araw, alam mo, mga kapatid, siguro, kung bawat kasalanan ay matutubuan ka ng isang buhok, kahit sa ang katawan, siguro lahat ng tao ngayon mukha ng unggoy. Puno na siguro tayo ng buhok. Siguro para makita yung itsura natin, gaganunin na. Pa. kasi sa isang araw, ilang beses ba tayo nagkakasala? Sister Maymay, nabasa ko po ang iyong chat. Amen. God bless. Gagawin natin yan mamaya. Amen. God bless you, Sister Maymay. God bless you. Amen. So we need to pray. Amen. At before we pray, we need to worship God first. And after that, kailangan tayong mag-repent. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Yung pangatlo, sabihin mo na yung iyong mga request sa Panginoon. Ano yung hihingin mo? Amen. Yung sunod, pag-pray para sa iba. Huwag yung puro ikaw. Huwag yung puro ikaw. Amen? I-pray mo din yung iba. Ito yung pagkakasunod-sunod ulit, ha? Una, purihin mo ang Diyos. Pangalawa, humingi ka ng sorry, repentance. Pangatlo, mga kapatid, sabihin mo na yung iyong request sa Panginoon. Yung pang-apat, mag-pray ka rin para sa iba. Yung pang-lima, mga kapatid, pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos sa panglima. Amen? Hindi yung, Lord, ganito yung hihingin ko sa iyo, ganito, bigyan mo ako ganito, ganito, ganito. Amen? Eh, 5 minutes, tapos ka na nun. Kaya nga yung iba, kakaluhod pa lang, tapos na agad eh. Tapos next time, ituturo ko rin sa inyo yung position of prayer. Pwede kang nakahiga, nakadapa, nakatayo, naglalakad. Maraming position of prayer, mga kapatid. Tuturo ko yan next time. Pero advice ko sa inyo kung gabi, huwag kayong magpi-prayer na nakahiga. Baka yung opening prayer nyo, mga kapatid, i-gabi, mag-amen kayo umaga na kasi nakatulog kayo. Di ba? Kaya huwag kayong magpi-prayer sa gabi ng nakahiga. Hallelujah. So yung panglima, pagpapasalamat, pasalamatan mong Panginoon. Kahit nga sabi, mga kapatid, hallelujah sa Biblia, sa lahat ng iyong hinihingi, praise the Lord, believe that you already received them and you will have them. Pasalamatan mo, mga kapatid. Lord, natanggap ko na ito. Lord, matatanggap ko ito. Maraming salamat sa iyo. Yung kagalingan, matatanggap na yan kasi makapangyarihan ka. Salamat sa iyo.
Hindi yung aalis ka na lang nang hindi nagpapasalamat. Ano yung mararamdaman mo kung meron kang binigyan ng regalo? Yan. Nung tinanggap niya, talikod agad. Diba parang bastos? Pero minsan ganyan tayo. Hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Yung sunod, yung panghuli mga kapatid, is purihin mo ulit ang Panginoon. Sambahin mo ulit ang Panginoon. At tapusin mo ang prayer sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Because there's no other name, mga kapatid, na makakasagot ng ating prayers. Jesus is the answer. Amen? Yung una, sambahin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yung pangalawa, repentance. Yung pangatlo, paghingi na sa Panginoon ng iyong request. Pang-apat, ipray mo yung iba. Yung panglima, pasalamatan mo ang Panginoon. Yung pang-anim, mga kapatid, hallelujah, is purihin mo ang Diyos at tapusin mo ang prayer mo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sasabihin ko sa inyo, pag gagawin nyo yan, susundin nyo yan, mga kapatid. Kulang yung isang oras. Amen? Kulang yung isang oras para sa tinatawag na heartily prayer. Amen? Ano po ba yung mga problem sa prayer? Bakit minsan, may problema ba sa prayer? Meron! Ano po ba yung mga problem sa prayer, mga kapatid? Yung una, is yung nagtatanong ka sa prayers. Matthew chapter 21, verse 21 to 22. Kayo na po bahala magbasa dyan, mga kapatid, ha? Ilista nyo na lang po, mga kapatid. Yung nagtatanong ka sa prayers, yung parang hindi ka kumpiyansado, yung parang hindi ka naniniwala. Amen? Yung may doubt ka sa puso mo, sasagutin mo ba ito, Panginoon? Panginoon, merong cancer si ganito. Pero kaya mo bang pagalingin yun, Panginoon? Yung mga doktor nga, hindi kaya? Yun yung mga question in prayers. Always remember that for God, nothing is impossible. Even the blind can see. And the lame can walk. Amen? Yung mga hindi nakakalakad, makakalakad. Yung mga hindi nakakakita, makakakita. The mute can talk. Kahit yung mga hindi nakakapagsalita ay makakapagsalita. Because of the name of Jesus. Yung problema sa prayers minsan, number one, is yung doubt. Kaya mo bang ibigay yun? Lord, hiningi ko pero depende din kung mabibigay, no? Dapat kung mag-prayer tayo, paniwalaan natin na matatanggap natin ito. Yung pangalawa, maling paghingi. John chapter 16 verse 24. Basahin natin itong John chapter 16 verse 24, mga kapatid. John chapter 16 John chapter 16 verse 24. If you have your ballpen, mga kapatid, feel free to write it para ma-review nyo rin. Tapos pag meron kayong hindi maintindihan, tanungin nyo ako. Sabi sa Biblia, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y nagsisihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Amen? Sometimes humihingi tayo hindi sa pangalan ni Jesus. Mali! Amen? Kailangan humingi tayo sa pangalan ni Jesus. Amen? For example, kapag hihingi ka, mga kapatid, ng gamot, sa doktor ka pumunta. Huwag kang pumunta, mga kapatid, doon sa ano. Huwag kang pupunta doon sa mekaniko. Kapag kailangan mo ng gamot, huwag kang pupunta sa mekaniko. Sa doktor ka pumunta o sa pharmacy, di ba? Kung kailangan mo naman yung ano, yung piyesa sa motor, huwag kang pupunta doon sa doktor. Sabi mo, Doc, sabi ng doktor sa'yo, ano yun? Pastor, pabili ako ng kadena. Walang may bibigay sa iyo, doktor. Minsan mali yung hinihinga natin. Sometimes, humihingi tayo, mga kapatid, alaluya, sa iba. Hindi ko lang sasabihin. Or sabihin ko na lang, sa Father, Son, Holy Spirit. Na sabi sa Biblia, sabi sa John 16:24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi
hinihinging anuman sa pangalan ko, dapat sa pangalan niya tayo humingi. Pero wala tayong hinihingi sa kanyang pangalan. Sabi sa Biblia, humingi kayo ng kahit ano at ito'y sa inyo'y ibibigay. Kahit ano! Amen? Yung pangatlong problema, mga kapatid, haleluya, sa prayer is yung pagiging tamad! Hebrews chapter 5 verse 7. Basahin natin, mga kapatid, ha? Yung pagiging tamad. Tamad tayo mag-pray. Nakakapagod mag-pray, pastor. Amen. Yung kahit, yung ilang oras, mga kapatid, sa Facebook, ilang oras ka sa YouTube, ilang oras ka sa mga mobile games. Pero sa Panginoon, 5 minutes, tapos ka na. Pagod ka na. Hebrews 5:7. Basahin natin. The Word of God says, na siya sa mga araw ng kanilang laman ay naghandog ng mga pananalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon, may kapangyarihang nakapagligtas sa kaniya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na katok. Amen? Hallelujah. Dahil sila ay kumatok. Pero hindi tayo naririnig ng Diyos. Dahil hindi naman tayo tumatawag. Hindi binibigay ng Diyos yung ating pangangailangan dahil hindi naman natin hinihingi. Pero sabi sa Biblia, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen? Kung meron tayong pangangailangan, hingin natin sa Diyos. Sabi nga sa Biblia, kung ang ama nyo nga dito sa lupa, kapag humingi ang anak ng tinapay ay hindi nga kayang bigyan ng bato, ano pa kaya ang ama natin sa langit? Woo! Amen. Tayo lang yung tamad. Tayo lang yung may problema. Walang problema sa Diyos. Siya yung magbibigay, mga kapatid. Siya yung mag-answer ng prayers natin. Tayo lang yung tamad mag-prayer. Tayo lang yung tamad. Amen? Hallelujah. Yung isa sa problema, mga kapatid, sa prayers, yung mababaw na prayers. Ephesians chapter 6 verse 18. Basahin nyo na lang, mga kapatid. Wala na tayong oras. Yung mababaw yung prayers mo. Yung luluod ka lang, wala kang reason bakit ka mag-pray. Mag-pray lang ako kasi inutosan ako eh. You need to have a deeper reason, deeper intimacy with the presence of God during prayer. Na wala kang ibang reason bakit ka magpe-prayer is you want to talk to God. Gusto mong kausapin ng Diyos. Gusto mong makipag-communicate sa Diyos. Amen? Yung sunod, mga kapatid, yung nakadepende ka lang sa iyong nararamdaman. Matthew 26 verse 41. Basahin nyo sa inyong mga bahay, mga kapatid. Matthew chapter 26 verse 41. Yung kapag ramdam mo na gusto mong mag-pray, eh grabe ka mag-pray. Pero pag hindi mo feel, mga kapatid, hindi ka rin mag-pray. Yung parang moody ka, moody. On the mood ka, depende sa mood mo. But I will tell you, sa pagpupuri at pagpiprayer, hindi yan nakabase sa mood. Hindi yan dapat nakabase sa mood mo. May mood ka man o wala, you need to pray. Nasa modo ka man o wala ka sa mood, you need to pray. Ang prayer ay hindi dapat nakabase sa mood ng isang tao. Amen? Kaya nga kung may problema kayo mag-asawa, mag-pray kayo. Amen? Ilang beses na nagka-problema kami ni wife ko, si Sister Aisel, mga kapatid, blessed na blessed ako sa buhay niyan. Kapag meron kami minsan hindi pagkakaintindihan, sino ba dito yung mag-asawang kailanman hindi kayo nag-away? Sige nga, pakilala nyo nga sa akin. Sige nga. Kami ni Sister Aisel, minsan kaming nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Yung si Sister Aisel, mga kapatid, kinuha niya yung susi. Nilak niya yung simbahan, pumasok sa loob ng simbahan. Sinarado niya yung pintuan ng simbahan. At narinig ko siya, mga kapatid,
na umiyak sa pulpit. Umiyak siya sa Panginoon. Pagkatapos niya mag-pray, lumapit na siya sa akin at nagkausap kami, naging okay kami. There's power in prayers. Kasi kung apoy ka, apoy din, apoy yung lalaki, apoy din yung babae, eh di magkakahiwalay kayo. Sige. Ganun yung babae. Tapos yung lalaki. Hindi mapapatay ng apoy ang isa pang apoy. Ang makakapatay sa apoy ay tubig. Kailangan may isa sa inyong magpapakumbaba. Magpi-prayer. Magpapapuspos ng banal na espiritu. Amen? There's power in prayers. Minsan nakabase tayo sa mood. Nakabase sa mood. Huwag po tayo mag-base sa mood, kapatid. May mood ka sa wala, you need to pray. Ano po ba yung mga hindrances sa prayers? Kanina yung problem sa prayer, yung pangalawa, hindrances. Ano yung pumipigil sa atin bakit hindi tayo nakakapag-pray? Yung una, mali yung motibo. Kaya minsan hindi naririnig ng Diyos ang ating prayers kasi minsan mali ang ating motibo. 1 John chapter 5 verse 14, and James chapter 4 verse 3. Basahin niyo mga kapatid sa inyong mga bahay. Minsan mali ang ating mga motibo. Panginoon, yung kapitbahay ko meron ng Ford Everest. Bigyan mo nga ako, Panginoon, ng mas latest version para kapag naglalakad siya sa gilid ng kalsada eh bubugahan ko siya ng aso. Bubugahan ko siya ng usok ng aking sasakyan. Mali yung motibo mo. Panginoon, inaway ako ni ganito, Panginoon. Pwede ba bigyan mo siya ng sakit? Mali yung motibo. Amen? Hindi papakinggan ng Diyos ang prayers na mali ang motibo? Yung pangalawa, kasalanan sa ating puso. Psalms chapter 66 verse 18, mga kapatid. Psalms chapter 66 verse 18. Yung kasalanan sa ating puso. Kaya nga, isa doon sa tinuro ko kanina, no, yung paano yung pagkakasunod-sunod ng prayers, isa dyan is repentance. Kasi yung kasalanan, yun yung tumatabon o nagbibigay ng hindrance bakit hindi tayo naririnig ng Diyos. Alam nyo yung soundproof, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga radio station, yun din yung hinihingin ko sa Panginoon. Kasi nga, malapit tayo sa kalsada, kung pansin nyo mga kapatid, katulad nito, pakinggan nyo. Rinig yung mga sasakyan na dumadaan. Humihingi po ako sa Panginoon, mga kapatid, at someday, makakapagpatayo po ako dito sa parsonage ng isang room, mga kapatid, kahit maliit lang. Isang room. Amen na soundproof. Yun yung hinihingi ko sa Diyos. Na kahit anong ingay sa labas, hindi ko maririnig dito sa loob. Yung katulad ng ganun, parang soundproof yung kasalanan. Pero pag bubuksan mo yung pintuan, maririnig ko na sila sa labas. Kapag tatanggalin natin ang kasalanan, maririnig na tayo ng Diyos. Amen? Yung pangatlo na problema bakit hindi tayo naririnig ng Diyos is yung ating puso is full of hatred. Hindi tayo marunong magpatawad. Mark chapter 11 verse 25 to 26. Alam niyo po ba kung anong sabi sa Biblia? Kung pupunta ka sa magbibigay ka ng offering, before mo ibigay yung offering mo, umuwi ka muna o puntahan mo muna yung tao na nagkaroon kayo ng kasamaan ng loob, humingi ka ng sorry, balikan mo yung, pagkatapos mo humingi ng sorry, balikan mo yung iyong offering at bigay mo sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Tanggalin mo muna yung hatred. Tanggalin mo muna yung galit. Amen? Tanggalin mo yung mga sama ng loob before mo kausapin ng Panginoon. Amen? Kung tayo nga eh, kapag sasabihin, oh, magbihis ka kasi kakausapin ka ni Mayor. Wow! Mayor! O tapos magbibihis ka ng maganda, magpapabango ka, lilinisin mo yung katawan mo kasi haharap ka sa Mayor. Tapos sa spiritual, haharap ka sa Panginoon during prayer, tapos yung buhay mo marumi dahil sa galit, marumi yung buhay mo dahil sa sama ng loob. Tanggalin mo yun. Amen? Hindi tayo minsan marinig ng Panginoon because hindi marunong magpatawad ang ating puso. Sabi sa Biblia, magpatawad ka at ang iyong Ama sa langit ay papatawarin ka rin. Amen. Praise the Lord. Number 5,
Yung isang reason bakit hindi tayo naririnig ng Panginoon is wala tayong faith. Hebrews 11:6, wala tayong faith. Hindi tayo nananampalataya. Yung prayers lang na repetition, yung prayers lang na from the mouth, hindi from the heart. Praise the Lord. Dapat kapag nagpi-prayers tayo, mga kapatid, with faith, we believe. Because the Bible have said, kahit meron ka lang faith na kagaya ng mustard seed, maliit lang, yung bundok ay kaya mong ilipat sa dagat. Amen? Yung bundok ng problema, bundok ng temptation, ay kaya mong ilipat, mga kapatid, kaya mong tanggalin if you have faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit ano ang iyong hihingin, sabi sa Mark chapter 11 verse 25 to 26, kahit ano ang iyong hihingin sa kanyang pangalan, let us believe na atin itong matatanggap, atin itong natanggap na, at ito'y ating matatanggap. Philippians chapter 4 verse 6, sa lahat ng bagay, amen, basahin natin mga kapatid. Praise the Lord. Last verse, Philippians chapter 4 verse 6. The Word of God says, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan ng pananalangin at dain sa may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Huwag tayong mababalisa, huwag tayong manlulupaypay, but through prayers at pagpapasalamat ay ibigay natin ang ating pangangailangan sa Diyos. Kapatid, meron ba kayong prayer request sa hapon na ito? I've teach you, mga kapatid, kung paano mag-pray according to what the Bible have said. Ano yung mga reason bakit hindi tayo naririnig ng Diyos? Ano yung mga problem sa prayers? Ano yung mga hindrances sa prayers? Paano ba dapat mag-pray? At bakit kailangan ako mag-pray? The main reason why we need to pray, it is because without God, we are nothing. Do you believe na kaya nating malampasan itong coronavirus? Itong kadilimang ating hinaharap ay kaya nating lampasan? If we will just be united in prayers. Do you believe? I'm asking you, church, do you believe? If you believe, come and pray with me. Jesus' name. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Purihin ang iyong pangalan sa hapon na ito. Kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang Diyos na nagbigay lakas kay David upang talunin si Goliath.
At ikaw pa rin ang Diyos na magbibigay sa amin ng lakas upang talunin ang kahit kano man kalaking mga problema. Ikaw ang nagbigay ng authority kay Peter upang makalakad sa ibabaw ng tubig. At ikaw din ang magbibigay sa amin ng katatagan upang patuloy kami na makalakad sa kabila ng mga problema at mga pagsubok sa aming buhay. I feel you now, Lord. I can feel you, Lord Jesus. Hallelujah! Aking mga kasalanan, Panginoon, bilang tao, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako, Lord. Linisin mo po ang aking puso. Tanggalin mo po ang kahit anong galit o puot kung meron man. At bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad. Sorry, Lord. Sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Mga kapatid, are you willing to drop a tear for your loved ones? Are you willing to cry for your relatives? Are you willing to cry for those people who need Jesus? Are you willing to drop your tears? Handa ka bang umiyak para sa iyong parents na hindi pananampalataya? Handa ka bang umiyak para sa mga mahal mo sa buhay? Handa ka bang umiyak para sa iba? Minsan umiiyak tayo para lang sa ating sarili. But right now I am asking you, handa ka bang umiyak para sa iba? Handa ka bang umiyak sa harapan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao?
Jesus. Hear our cry. Hear our supplication. Jesus. Panginoong Jesus, idiniadalangin ko po sa iyo ang aking kapatid na si Catherine Japana. Meron po siyang hinaharap na problema ngayon na hindi ko po pwedeng sabihin in public. Pero alam mo, Panginoon, alam mo kung anong hirap na kanyang nararamdaman ngayon. Alam mo, Panginoon, alam mo ang sakit na kanyang nararamdaman. Panginoon, hinang-hina ng kapatid kong ito. Panginoon, nasasaktan siya. At minsan nararamdaman niyang gusto niya ng sumuko. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na i-comfort mo siya sa araw na ito. Hug her. Yakapin mo siya at iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Iparamdam mo sa kanya ngayon, Panginoon, na kaya niya. Kaya niyang harapin lahat ng mga pagsubok. Kaya niyang harapin lahat ng problema. Basta't kasama ka. Hallelujah. Bigyan mo ng katatagan ang aking kapatid na ito. Bigyan mo po siya ng lakas ng loob upang makapagpatuloy sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang nararamdaman ngayon. I cry for her, Lord Jesus. Hear my cry, hear my supplication for my sister, Catherine Japana. In the name of Jesus, I claim comfort in Jesus' name. I claim comfort in Jesus. Comfort my sister. Comfort your child. In Jesus' name. In Jesus' name. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kung meron man po kayong dinaramdam ngayon, meron man po kayong problems, pwede nyo po bang habang nanonood po kayo, by faith, ipatong nyo po ang inyong right hand sa inyo pong puso. By faith,
name of Jesus. Hallelujah. Yes, that's it. Nararamdaman mo na ba ngayon ang presensya ng Panginoon, kapatid? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it now? Can you feel it? Sabay-sabay po nating damhin ang presensya ng Panginoon. Oh, Jesus. Come on. Come on. Feel it. Feel the presence of the Lord. Panginoong Jesus, bawat isa sa amin ay merong iba't ibang pangangailangan sa araw na ito. Kung ang akin mang mga kapatiran, Panginoon, ay nangangailangan ngayon ng comfort, in the name of Jesus, send your comfort in this wonderful afternoon. Kung sila man ay nangangailangan ng kagalingan, I claim healing in the name of Jesus. Kung meron man po silang mga problema sa kanilang pamilya, Lord, with your spirit, I declare peace in Jesus' name. Kung meron man po silang mga desisyon na ay kailangan gawin, ngunit hindi nila alam kung anong kanilang gagawin, let your heavenly wisdom be upon us in Jesus' name. Kung meron man po silang kalungkutan, mga problema, Panginoon, na hindi nila maintindihan, Lord Jesus, give us happiness in the name of Jesus. Whatever we need, whatever we ask, is in your name, Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, kung meron man po kayong prayer request na nahihiya po kayong i-public, willing po akong basahin yan at ipag-pray yan sa pamamagitan ng pag-PM. I-PM nyo mo po, kapatid, kung kayo po'y nahihiya, ayaw nyo pong i-public, I am willing. Hallelujah. Antonio Beranya sabi niya, maraming salamat po sa Word of God na namutawi sa inyong maninipis na labi na tumatagos sa aking puso na hanggang sa presensya ng ating Panginoon ay nakasama ko ngayon. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat, kapatid. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. At lagi nating pakatatandaan na sa panahon natin ngayon, sa problema ang ating kinakaharap ngayon, wala na po tayong iba pang makakapitan. Kaya natin to. Malalampasan din natin to. Basta tayo'y magkakaisa at sabay-sabay natatawag sa pangalan ng ating makapangyarihan Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo. You are good. You are good. God is good.
Makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat. Kahit pa sa iyong mga mensahe, Panginoon, haleluya, na aming narinig sa hapon na ito. Kahit pa, Panginoon, haleluya, ang aming mga kapatirang OFW na for sure nahihirapan din. May mga problems din. But through your prayers, through our prayers rather, Lord Jesus, ay makakaya namin lahat ng pagsubok, ng problema. Kahit pang mga kapatiran ko dito sa Pilipinas. Lord Jesus, I pray for Sister Melanie Marbella Albaladejo, na kung saan meron siyang kinakaharap na problem. Meron siyang sintomas. Ngunit sana'y hindi ito COVID-19. Ngunit kung ito man, in this wonderful afternoon, I declare and I claim through my faith and through the faith of all of us na nandito ngayon sa Facebook Live, healing to the life of Sister Melanie Albaladejo. In Jesus' name. Sa bawat isa na mayroong pangangailangan, sa aking mga kapatirang OFW, kahit pa sa kapatid kong si Sister Mary Fiesta, pagpalain mo siya sa kanyang mga desire. Kahit pa, Panginoon, sa birthday ni Reverend John Fokway in this wonderful afternoon, bless him in Jesus' name. Kahit pa, Panginoon, sa aking mga kaibigan na kasamahan, Panginoon, sa Facebook Live Ministry, Brother Dondon, Brother Colisao, Pastor Rujin, Brother Alonzo, Brother Chua, Pastor Basbas, Pastor Junrey, bawat isa sa lahat ng merong Facebook Live Ministry, I pray right now in Jesus' name na ikaw ay magbibigay sa amin ng lakas upang makapagpatuloy. Salamat po. Salamat po. Salamat, Lord Jesus. Magtapos man ang aming live ngayon, pero sana, Panginoon, ay hindi makalimutan ang mga taong ito ang aking pangangaral. Kahit pa kay Brother Kibbs Contreras, kahit pa kay Brother Antonio Biranya, mga blessing sa kanilang buhay, kahit pa kay Sister Alma Slow, kay Brother Michael Mahinay, Ortaniza sa kanyang asawa, kahit pa kay Sister Maymay, kay Sister Annabelle, sa lahat, hindi ko man po maisa-isa ang pangalan, pero kilala mo sila. Maraming salamat po. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sister Edna, Sister Maricel, Sister Jennifer, all of us, I declare and I claim blessing, anointing, healing, comfort, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po, kapatid. At dito na po ako magpapaalam. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Kita-kita po tayo ulit bukas. At ipagpasensya niyo, mga kapatid, kung may mga panahon na napopostpone po ang aking live streaming dahil meron din po akong pangangailangan. Kaya po, idinadaing ko rin po sa inyo ang aking prayer request. Huwag nyo rin pong kalimutan ang pangalan ni Pastor Richard Manaloto sa inyo pong mga prayers. Ang akin pong mga pangangailangan sa atin pong live streaming, sa mga load, sa mga pangangailangan sa church, kahit pa sa aking, mag-pray nyo rin ang aking sasakyan, kahit pa sa motor, mga kapatid. That God will provide. Amen, hallelujah. Dahil ang blessing ko ay blessing nyo rin,
ang kapanalunan ko, ang victory ko, ay victory niyo rin. Because we are one in the body of Christ. Always remember, mga kapatid, that Jesus loves you and I love you. Mahal na mahal ko po kayo, mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo with the love of the Lord Jesus Christ. Ipag-pray nyo rin po, mga kapatid, ang aking asawa na si Sister Aisel May Cumbista Manaloto at lahat ng mga members sa UPC Arms. Ipag-pray nyo rin ang aming presbyter ni si Pastor Armando Caranto at sa lahat, maraming maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat po. Ako po si Pastor Richard Manaloto nagsasabi, manalangin tayo araw-araw. Malalampasan din natin to. Prayer in Jesus' name. God bless po. Pastor Richard, signing off.